mga kaibigan, sila kayo ito. Kasama natin si Pinoy Trucker Alberta. Pinoy Trucker in Alberta. Paano ba tayo magsisimula sa pagtayo ng isang business sa pamamagitan ng trucking? Yung parang owner operator, katulad nyo, misis mo, may sarili na kayong truck ngayon. Gusto kong malaman para sa sales. Pag owner operator, importante lang, walang ganunan. Walang ganunan. Puro tayo ganunan. Ayun mga kaibigan, magandang hapon. Ang current location natin ay nandito tayo sa Barlow Trail dito sa Road King, Calgary, Alberta. Ang kagandahan, si Idol Gilbert or si Pinoy Trucker in Alberta ay makikipag-meet sa atin ngayon dito sa truck stop. Kaya naman mga kaibigan, magsasaing ako ng kanin at ang sabi niya ay magdadala daw siya ng pagkain. Well, Megan na yung handa kasi tayo naman ang kanyang bibisitahin. Yun mga kaibigan, yan yung rice cooker ko. Yan pa lang. Yun. Ayan, ito yung ating bigas. Yan. Nahugasan ko na dun sa loob kaganina. Ayan mga kaibigan, sila kayo ito. Kasama natin si Pinoy Trucker Alberta. Pinoy Trucker in Alberta. Shout out mga kaibigan, shout out, sa mga ano natin, si Freddy Estrada na Tagalaminos, Pangasinan. Shout out siya. Oh, okay. Isa rin sa mga ano mo yun, subscriber. Ka-chat ko nga ngayon sa Messenger eh. Yan. Kasi salamat naman at natalo mo ulit ako. Salamat sa pagkain. Oh, syempre. Tinalan niya ako ng pagkain, mga kaibigan. Ito, Diet yan, diet. Tay. mamaya titirahin ko to pang-almusal ko, pagpalakas ito bago ako pumunta doon sa pickup ko. Ayan. Ganyan lang yung pagka tracker ba? Nagkakita-kita, ganun. Salamat, bay, at na dalaw mo ulit ito. Eh, kumusta naman ang biyahe? Eh, ito, pagod. Nauwi lang namin kanina. Oo. Tapos, pinapunta ako sa opisina. Yun nga, yung gusto kong malaman. Tutol naman, nandito na rin lang tayo. Paano nga ba talaga yung... Sige. Mag-put up tayo ng paano ba tayo magsisimula sa pagtayo ng isang business sa pamamagitan ng trucking? Yung parang owner operator, katulad nyo, misis mo, may sarili na kayong truck ngayon. Gusto ko malaman para sa sarili ko kasi malay mo, balang araw, di ba? Wala kayo masabi. Unang-una kasi, marami naman tayo naroroonig natin. Ito, takaligwan sa gabal eh. Nag-sanitize na rin kami sa bibig namin kanina. Kaya nangyari, unang-una dyan, kailangan mo itanong sa sarili mo yung kapasidad mo. Yun, it's number one yun. Hindi kasi, yung ang unang sinakikita ng iba, kaya nila gusto mag-owner operator, malaki yung kinikita. Diba? Pero, once the time na nandun ka na, kailangan mo mag- iba yung pagiging responsibility mo sa responsible mo sa company driver at saka sa owner operator. Dahil pag owner operator, sarili mo na yung truck. Hindi na gastos ng company mo pag nasiraan ka. Lahat yun. Sa'yo na yun. So, pag company driver ka, ang ginagawa mo, pre-trip, pagkatapos ng end of trip mo, post-trip ka, dinuwi. Pagka may sira yan, report. Pagka paning driver ka, Ngayon, pag owner operator ka, nako, mag-i-spend ka ng another 1 to 2 hours bago pa umuwi. Tama yun. Kasi sabi nung isang kasamaan ko dun na owner operator, shoutout nga pala kay Buddy Don Ballesteros. Sabi niya nung ano, pare, kung ikaw magkaroon ng sarili mong truck, sabi niya, taga Winnipeg. Pag nagkaroon ka ng truck, instead na makaka-uwi ka na, mag-expend ka pa ng mga dalawang oras sa truck mo, kukuting-tingin mo pa yung mga dapat kuting-tingin daw. Sabi niya, ganun sa akin, which is tama yung sinabi mo. Kailangan mong tignan lahat para sa ganun, sa susunod na biyahe mo,
nakasigurado yung truck mo na talagang hindi kanya ititirik sa ano, kondisyon ba? Tama. Tapos regular maintenance, diba? Yun, lagi mo gagawin yun. Which is the same time din naman sa company, ganun din. Pero yun nga, expenses ng company yun, ang muna pa rin, expenses mo. Diba? So, I mean, yung income-wise, malaki. Pero, yun na nga, yung ang kaiba na nun is inintindi mo lagi yung bawat galaw mo. Oo. Diba? Oo. Ngayon, pag company driver ka, ito kasi, ang magiging ano na lang nito is, yung differences between company at saka owner operator. Ngayon, pag ikaw company driver ka, syempre, wala kang visa, wala kang pakailang kung kailangan saan ka magpapadiesel. Diba? Pag ikaw owner operator, intindihin mo yung presyo ng kada gasolina. Kada gasolina mo, para sa ganun makatipid ka. Kasi, nandun yung kita mo Hindi ka pwedeng, dito na, okay na dito. May mga susunod na ano, kasi bawat state, ata alam ko, idol is, hindi pare-pareho yung presyo ng gasolina. Sorry, California. Mahal tapos dun. Napunta ka ng Nevada. Punta ka ng, sampang mga state sa US. Oh. Iba-iba yung, per gallon Iba. Kailangan mong alamin. Kaya tayo naman, yung Flying J, gano'n, diba? Kapag sa US kami, Flying J. Tapos, Flying J ang pwede kami. Meron din yata, labs din yata, labs pwede na kailangan, Tapos, mas mura ang labs kaysa sa Flying J. Mas mura na ang 2 to 3, 2 cents yata. Well, at least meron ka pang dagdag dun, no? May tatabi mo pa yun. Kasi nga, mag-less ka pa rin naman yun, lalo na sa inyo, meron tayo, yung fuel, Subsidy. Hindi subsidy yun. Subsidy kasi government yan. Parang binayad sa'yo. Ganun yan? May tawag yan Basta yung ganun. Na-discount ka. Surcharge. Parang ganun. Fuel surcharge. Surcharge. Hindi kasi ako pa dyan dahil nga, hindi pa naman ako nandoon. Pero yun nga, ito nga yung talagang pinaka-topic namin ni Bay. Kasi, sinasabi ko rin, parang gusto ko rin na pero hindi basta-basta ito ang sinasabi ko, hindi yun parang gutom ka, magsasantok ka ng kanin, kakain ka pag mainit, pwede mong iluwa. Ito iba, kapag ka nag-put up ka ng business, determinado ka, kailangan kung ano yung ano talaga yung mga dapat na pag-aralan sa tracking, kailangan alerto ka, tanong-tanong ka sa mga bata, matatagal na mga Pilipino, kapwa natin Pilipino dyan na natatracking. Kaya yung mga ibang kasama natin, mga owner operator na kakampani ko, sige, tawag dito. Kumbaga ba, sharing of thoughts lang ba? Tsaka sharing of ideas, di ba? Sharing thoughts, sharing ideas. Kasi, yun naman yung pinaka-the best yan Maaring, halimbawa, nauna si Lakay sa akin. Maaaring may alam siya, pero somehow, sa ibang bagay, may alam naman ako na hindi niya alam. Share lang. Pag nag-usap-usap kayo, ayos mo na yung ginawa mo. Makakakuha ka sa kanya ng idea, at the same time, may maisishare din ako sa kanyang idea na hindi niya alam. Pag nag-join yun, mas malaking malaking... Ang importante lang, walang ganunan. Puro tayo ganun. Hindi porket may narinig ka na ito, sisiraan mo. Hindi ganun. Kasi yun yung pangit di ba? Kasi nga, unang-una, wala tayong dapat ingkitan. Kasi una, magkakaroon na ng lalaking kita mo, ganito yan. Company driver ka ngayon, magiging owner operator ka. Yung distance yun, trabaho nyo, ganun lang. Ganun din, Parehas, di ba? Pero yung at the end of the month, nakita nyo, ang laki ng diferensya. Maaaring 3x3 yung kita mo sa ginawa niya, na parehas lang din. Kasi owner ops ka nga. Yun ang pinagkaiba. Which is yun nga yung sinasabi niya. Shout out din kay kay Lakay Arsenio Ruiz na taga Pinar. Lakay, Ilocano rin yan. Isa rin yan sa mga tingin lang sa mga vlog natin. Pero talagang nasa middle lang. Kumbaga sa Camuyo, nasa neutral lang siya. Shout out Lakay, the best yan. Isa yan sa mga iniidolo ko rin. At saka rin irespetong kababayan Ilocano yan. Owner operator din. Isa siya sa mga pinagtatanungan ko rin ng mga ideas. Ayos. Ganoon din kay Ryan Reyes. May vlog na rin si Ryan.
Yan, eh, salamat din sa mga tips ni Ryan. Oo. Oh, si Ryan, oh, alam ko, alam mo naman siya, nagtatawa na rin yata kayo eh. Oh, at, ganun din kayo na, oh, kay Pinoy Maniho, yan. Oo, oh, shoutout sa inyo. Si Pinoy Tracker, huwag natin kakalimutan. Baka magtampo si boss. Hindi mababanggit si Pinoy Tracker. Which is, nagpapasalamat kami kay Pinoy Tracker, ano. Ito ha, babanggitin ko lang dito si Pai, no? Kasi siyempre, si Pinoy Tracker ang pioneer ng pangalang Pinoy Tracker. Sa kanya namin nakuha yung pangalang yun. Kaya maraming maraming salamat sa'yo, Boss Marco. Salamat din dahil sa pangalan mo, naku-discover kami. Which is, thumbs up kami sa'yo. Yan, thank you. Sana nga lang, magkita naman tayo kasi magkakampanin na tayo. Hindi pa kami nagkikita eh. Masyado malayo. Ayun, masyado malayo. Magkakampanin na kami yung pagkakataon. Napakailap pa rin kasi alam mo naman, minsan nasa yard ka, bigyan ka ng trip ng dispatch mo. Oh, pag binigyan ka, oh, eto, Nestor, punta ka ron. Oh, Mark, eto, punta ka ron. Hindi naman kayo nagtatagpo eh. Dito. Mahirap yun eh. Kaya ano na, kumbaga eh, pagka nag-day off, di ba? Oo. Oh, basta, pagdating, sigurado yan, imposible yung walang pagkakataon. Magtatagpo rin kami nga nun, inaabangan ng mga tao. Pero talaga yan. Kaya yun, ang pagiging owner operator, magiging responsable lang talaga. At saka, yung iba, eto lang yan ha, depende kasi sa company yan, di ba? May mga wala bang, baka nawala na yung sasakyan ko dyan. Eto ba yung sasakyan mo? Oo. Ang laki-laki ng sasakyan niya, boy oh. Babay natin mamaya, silipin natin yan. Oh, yan, so, na. Sabi ano yan, pang pinali na yan. tuloy natin ang kwento natin ni Bayo. So, ano lang yan, I mean, yung sa owner operator, yung tipong, yan, malaki kinikita mo, which is, yun naman ang, depende kasi yan sa goal mo. Oo, diba? Goal, oo. Oh. Kasi yung iba, ang nangyari is, contento na sila sa kung anong ginagawa nila. Tapos pagkatapos ng trip, uwi. Day off, and then balik na naman. Yung iba kasi, meron tayong something na gustong ma-achieve. Achieve. Which is, hindi mo ma-achieve yun kung nandun ka lang sa neutral lang. Diba? O yung moderate lang yung ginagawa mo. Tama ka lang ba yun? So kailangan mong pag-doble o triple ng kita. Na in, at the same time, ganun lang din ang ginagawa nila. Parehas lang, oo. Pero sa kita yung kita ba? Yung pinagbabasihan doon. So, in a short period of time, kung sila, kikitain nila yung 15 years sa'yo, I am at 5 years lang. Ahead ka na ngayon. Kasi time straight ka, di ba? So, ahead ka na nun. And then, mapapaga yung retirement mo. Oo, yun yung point dito sa Canada kasi, minsan, ito, kadalasan talaga. Ang dapat, usually, ang retirement ng mga tao rito, sabihin na natin nasa 60. Yung iba, dahil hindi pa sapat yung kinita, 60 years old na, magtatrabaho pa rin. Tama, hindi na mangyari sa amin yun, dahil truck driver na tayo, eh, no? Kaya doble-doble. Kaya nga yun yung goal ko, kaya nga, isa yung kaya nga, kinuha ko lang asawa ko. Dahil alam ko, yun yung pinaka-the best na magagawa ko. Thumbs up ako doon kasi kayo nang mag-asawa yung magkasama, magka-team. Kung ano yung kita mo, which is sabihin natin owner operator ka, single, tapos dalawa pa kayo, team pa kayo, pamilya pa kayo, yun ang maganda ron. Nasa inyo na lahat. Triple na yung kinikita ni Bay bilang owner operator, dumating pa si Mrs. niya, truck driver na rin. So another triple, o di. Times 4 na. Doble-doble yung kita. At the same time, dahil asawa ko kasama ko, siya yung nagiging barkada ko. Oo, doon ko makikilala yung asawa ko. Although, sabihin ko sa inyo, nag-argue kami mag-asawa. Hindi mo mawala yun. Oo, nag-argue kami. Kaso nga lang, siyempre ako kasi, focus ako sa goal ko eh. Kaya nga minsan, argue mag-asawa lang yun? Pero mamaya, okay na naman. Ganun. Hindi mawala yun. Kahit naman kami. May bubukin pa si Mesis. Mamaya, hindi ako papasukin sa Colombo na ito. Pero, ako, in-encourage ko rin na kung magkakaroon ka ng kati, maganda yung asawa ko. Kasi nga, unang-una, ganito lang. Hanggat maaari. Ito, sasabihin ko siya, maraming hindi mag-agree. Maaring meron.
Ganun lang yun eh, pero wala tayong magkaka-opinion ng tao yan. Opinion ng tao, open-open yan. Oo. Kaso ganito lang, sasabihin ko sa inyo, dito sa Canada, hindi pwede patambay-tambay. Oo. Kasi kagaya, nagbabayad ka ng bahay, babayad ka ng sasakyan, utang lahat yan eh. Daming bills. Oo, di ba? Mm. Eh, lahat yung bills na yan, mga kuryente, lahat yan, babayaran mo. Credit card, di ba? So, kung ikaw lang lalaki yan, nagkatrabaho, at yung asawa mo, hindi, gagapang ka. Tama at least, napakababa ng expenses nyo. Oo, oh, at least, napakababa ako. Oh. Kami nga ngayon, honestly speaking, ako lang kumikita. Medyo nahihirapan nga kami sa expense. Dumating pa yung dalawang anak ko galing sa Pilipinas. Kaya, well, kaya nga nag-iisip-isip, baka sakali man. Oh. Honestly talaga, medyo kinakapos. Diba? Ayoko naman sabihin na, kahit hindi naman, diba? Being honest lang talaga. Oh. Pero kahit papano naman dito sa Canada, nakakain pa rin naman kami. Oo. Kahit na sabihin mo, maluwag tayo kahit papano. Nagiging negative minsan, pero nakakabili pa rin, nakakain pa rin. Oo, kahit papano. Oo, kasi nga, pagdating na 15, may kita ka na naman. Andyan na naman yung sahod. Andyan na naman yung sahod. Oh. Every 2 weeks, meron na naman. Diba? Unlike sa Pilipinas, pag yung sumahod ko ngayon, naubusan ka, ATM, isasala muna dun sa pansalaan. Oh. Ganun ang lakar sa Pilipinas. Oh. Hindi nyo ako maluloko dyan dahil ako, sanay ako sa ganun. Oh, ma'am, kasi nagpabautang ATM ko. Eh, oh, kailangan mo pare. Kailangan mo pambilo ng ano eh. Tapos yung sinahod mo eh. Oh. Eh, yun ang ano, talagang hindi mo pa nasasahod na isanla mo na, may pangutang mo na. Oh. Yun ang realidad sa Pilipinas. Kaya, kahit sino naman siguro dyan na kababayan natin Pilipino na nanonood sa ang mandako ng Pilipinas, siguro naman masasabi ng yung may tama rin to sila tayo. Malaking tama nila. Tama yun, no? Tama, hindi tama. Oh, totoo yun. Dahil, I mean, like, ako kasi nagaling ako sa Middle East. Pabiray mo, buwanan yung sweldo doon. Pagka wala pa akin, siubos yung sweldo mo. Totoo yun. Yung nangyari, puro utang ka na. Oh. So, dito, sabi ko nga, dito sa Canada, kahit pa paano, dito, Kung halimbawa, ang yung iba, kagaya neto, eto ha, ay lakay kasi, hindi nagtatrabaho asawa niya. Yung iba, nagtatrabaho. Pero problema, hindi naman ito sinasabi problema at wala rin namang masama doon. Ang nangyayari, nagtatrabaho rin naman yung asawa niya, nagtatrabaho rin yung lalaki, iwalay pa. Nakututusin, pwede namang magsama. Pwede rin yun, oo. Diba kasi ganito yan ha, ito, may own observation. I know na mayroong iba hindi mag-agree nga. Ganito si nangyari, kami truck driver, long haul. Di ba ang uwi natin iba-ibang araw? Oo, hindi consistent. Hindi consistent. Ano talaga bigay sa'yo ng dispatch at kung ano yung nangyayari sa dan. Minsan, ito na yung schedule, mamaya nababago, kaya adjust ulit ang uwi. Ganun diba? Ang system. Ang nangyari, yung off ng asawa natin, permanente. Oo. Ngayon, nangyari, pag hindi yung nagkasabay, imbis na magkakasabay dahil karoon ng aksidente along the way, ng kalsada, sa traffic, hindi man aksidente ka, no? Oo. Ngayon, hindi ka ngayon nakauwi sa day off. Ngayon, nung pagkatapos ng off day ng asawa niya, tsaka kayo nakauwi. Eh, siyempre, hindi kayo nagkasalungat yun. Hindi na naman kayo nagtagpo sa isang blok ng bahay. Yun yung kagandahan sa amin. Dahil, anytime, kung kailan namin gustong pumiyahe, pumiyahe kami. Kasi, alam, yun yung schedule namin. Kaya kung talagang mag-team, kaya talaga kayo mag-asawa, yun ang the best. Oo. Kaya, pero, kaya ako, I highly recommend, kung mag-isipan nyo, dito sa Canada, yung ganun discarded, dahil isipin nyo, yung kapartner nyo nagtatrabaho, ikaw nagtatrabaho ka rin, ba't din na lang kayo magsama? Oo. Pero alam ko, meron akong nagsasabi na mahirap isama yung asawa mo sa trabaho. Narinig ko na siguro yan. Meron talagang mga mag-asawa na talaga sa senaryo, sa trabaho, sa workplace, hindi sila magkasundo. Oo, diba? Maraming mga ganun na narinig ko. Pero ito yan. Ito yan para sa akin. Ha? Agree ako dun. Pero kailangan isipin nyo yung goal nyo. Ganun, magtatagpo yun. Kasi ganito lang yan. Ha? Kung ikaw may goal ka, yung asawa mo wala. Kahit hindi kayo magsama, walang mangyayari sa buhay nyo. Oo, tama yun. Oo. Sa totoo lang, ganun mangyayari niyan. Kasi ikaw may goal, siya wala. O siya may goal, ikaw naman yung wala. Wala na, oo. Diba? So, anong what's the point na nagtatrabaho ka? What's the point na nagtatrabaho siya? Oo, kailangan, oo. So, kailangan, every time you do something, na mayroong kayong patutunguhan. Oo. Diba? So, one, ikaw,
tapos siya, kailangan mag-join force kayo. Oo. Oh, oh. Oh, kaya nga ganito, di ba? Oh, para point. Oh. Mataas, di ba? Mataas. Oh. Yun nga yung kagandahan dun ba eh. Oh. Tama oh. Yung mga advice mo. Pero... Which is talagang, yun talagang dapat sa mag-asawa. Nagtutulungan oh. Talaga. Kasi ganito, naswerte lang kami dahil nandiyan yung magulang namin. Yun ang isang ano doon, factor sa'yo. Oh. Sa side ko naman, which is si misis, gustong-gusto na niya magtrabaho, sabi ko naman, wag muna kasi nga maliliit, may maliliit na kami. Kita niyo naman yung mga, kahitaan niyo naman siguro yung mga maliliit ko kapag napaparin yung mga video vlog ko. Hindi pa pwede pang iiwan. Hindi pwede pang iiwanan. Kaya kailangan mo ng taste. Yan naman yung nagiging factor minsan. Mm. Pero pagka sa tingin niyo, mayroon talaga na kayong chance, i-grab niyo na. Oo, tama yun. Alam ko, every individual kasi magkakaiba tayo ng senaryo eh. Ay, oo, naman. Kaya nga hindi natin pwede may kumpara ako sa'yo, ikaw sa kanila. Kasi nga, hindi natin pwedeng sabihin na, eh ako umangat ako, ba't ito hindi? Hindi, walang ganun dahil magkakaiba tayo ng yapak ng paa. Nung pinanganak ka, iba yung hinakbangan mo, iba yung hinakbangan niya. Ang tanging magagawa lang natin, no? Kapag na ganun si Bay, nakita mo yung medyo umangat, ang gagawin lang natin doon is gawin siyang inspirasyon. Si Bay, ganito siya. Sundan ko si Bay, ganito. Parang nagiging ano mo ba siya? Yung bang parang idol mo. Kaya nga, pag idol mo siya, gusto mo siyang sundan sa mga yapak niya, ibig sabihin, sundan mo siya. Ganito ang step niya. Tuloy, nagbablog naman siya. Pakinggan niyo yung mga sinasabi namin kasi yung mga sinasabi naman namin, wala naman kami ibang sinasabi dito na hindi makakatulong sa kapwa tao. Kundi sinishare namin kung ano yung talagang alam namin tama rin. Tama. Yun lang yung tanging paraan upang sa ganon masabayan nyo yung apak ni Bay yung sa pamamagitan ng sundin nyo lang yung mga ginagawa niya. Kaya nga eh. Step by step. Sa amin, I mean like wala kami, hindi naman kami nagloloko eh. Hindi naman kami nagpa-vlog na nag-i-edit kami. Pero hindi kami kagaya sa pelikula na masyadong green screen na kahit walang outer space yan, nagkakaroon. Sa amin, ang editing namin, putol-putol lang. Pero yun yung realidad. Realidad. Diba? Pag may mali lang, tinanggal lang namin. Pero yun pa rin yung reality pa rin yun. Yung mga unong mapapautal-utal ka magsalita. Tatanggalin namin ang konti yun. Tapos dudugtong na naman. Ganun lang. Yan lang yung editing namin. Hindi kami kagaya ng mga special effect. Yung mga, hindi naman tayo, wala tayo sa ano, wala tayo sa cinema. Kaya nga, diba? Personal vlog lang ito. Bibigay lang tayo ng mga ideas, motivations, tips sa mga kapabayan natin, mga Pilipino yan. Kaya, mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan mag-iwan ng mahalagang mensahe sa comment section down below sa YouTube nila kay. Ganon din kay Bay. I'm Tracker Alberta. Marami siyang subscriber. Baka sakaling mapanood nyo ito. Subscribe naman sa akin. Lipat doon, di ba? Sumubscribe lang. Huwag kayo lumipat. Ganon kayo na naman eh. Kasi pag nagpunta ko sa kanya, nakikita ko rin yung subscriber ko doon. Alas ganun din lang naman talaga. Kasi tayo Pilip, mga Pinoy, alam nila. Ang pinaka the best niya is kagaya nito, ang layo ni Lakay, 13 hours away, Winnipeg, kami Calgary. Pero it doesn't mean na kahit gano'n kayo kalayo, is malayo na rin yung loob nyo. Kailangan yung presence nyo is laging nandun. Diba? Nagtatawagan minsan, alam mo yung mga vlogger minsan, nagtatawagan kami. Hindi lang mga vlogger ha, kahit na pag may makakita kami yung mga kapat ating truck driver, minsan nakilala ako, katulad kanina yung Ilocano rin, nakilala niya ako, Lakay, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, Lakay, sabi ko mamaya pupunta si Bay Gilbert dito ka, si Pinitragal Arberta. Baka pwedeng hanapin mo ko dyan sa parking, pumunta ka para makilala natin, join tayo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sabi niya, hindi naman siya nakarating, baka umalis na, baka naligo lang. Kaya, shout out nga pala sa kanya, hindi ko na rin nakuha yung kanyang pangalan, pero Ilocano siya. Pag napanood niya to, alam niya siya yung tinutukoy ko. Team sila ng pinsan niya, Ilocano rin sila. Taga saan sila? Hindi ko na nga na, kasi papasok na nga ng CR. Hindi pa kinukompleto Pasensya na, pero mga... Kaya tulad niya na sabi ko, hindi lang ko mo
kami mga vlogger ay nag-uusap-usap, kami-kami lang. Kung sino yung makasalubong namin dyan, kahit yung mga kasama natin, truck driver, sabihin na natin, yung mga followers ng ni Bay, followers nila kayo, at batiin kami. Yun, makikipag-usap kami. Kung may sasabihin kayo sa amin, tatanungin kayo, na alam namin ha, na kaya namin sagutin, sasagutin namin. Yun. Alam mo kasi, ganito, I mean, ako personally, natutuwa lang ako kasi nga, sa Amerika talaga, ang daming nagre-reach out sa akin. Ang daming tamatawag, ang daming nai-inspired sa akin na maging truck driver na. Oh, yun nga ang nakikita ko. At saka isa pa, congratulations kasi marami ka nang na-endorse ngayon. Sana balang araw ako rin. Ayaw mga endorsement mo. Ayan, which is, isa rin sa kagandahan sa isang nagbablog. Which is, nakikita nila, yung factor ng vlog mo is mabuti. Hindi ka nila ibibigyan ng mga endorsement kung ang mga vlog mo, di ba, sala, di ba? Malabo yun, wala kang ano. Pero ang ano niya, ang isang factor na is yung ano, subscriber. Isa rin. Kasi nakausap ko sila eh. Oh, yun ang kaganda. Sabi nila, ito ha, ito, mag-alap nila to. Sabi nila sa akin, napunta daw sila sa ano ko dahil mataas daw yung subscriber. Tapos okay naman daw kasi nga nag-US nga tayo. Ay, oo. Kaya guys, pakitulungan na lang si Silakay. Salamat. Pakitulungan na lang si Silakay. Na-endorse ulit ako ni Bay. Pangalawa na to. Ha? Marami akong subscriber ng mga baguhan na sinasabi, nagbe-message sa akin na na in-endorse ka nung Pinoy Tracker, Alberta. Sabi niya sa akin, yung mag-asawa sa ano, doon kita nakilala, sabi niya gano'n. Nagpapasalamat ako kasi at least kayo paano naman, no, na nadidiscover tayo sa pamamagitan ng kapwa natin mga vlogger, ganyan, no. Ganun lang naman yun eh, kahit yung mga nagsisimula mga vlogger dyan na ano, kasi sino ba naman dito humarap sa camera, nag-upload sa YouTube, kinaumagaan, i-explain mo na sa 2,000 views na yung ano niya. Hindi ha? Talagang makikulab ka sa mga ano talaga. Sa mga matatagal ng vlogger. Yan, si Pinoy Tracker, si Boss Marco, yan, si Bay, si Gilbert. Yan, kung sino pa, si Pinoy Manejo, yun. Kung sino pa yung mga vlogger yun? Si Pinoy Manejo. Ni Kevin, no? Oo. Saan ka nakita? Baka hindi pa kayo nakita noon, nakita na kami. Kasi, ang kwento noon, sa Kamloops pa yon. Isa sa ano, sa brake tar check sa Kamloops. Nagbi-brake tar check ako diyan. Nagba-vlog na rin ako noon, pa-vlog-vlog ako ng ganun-ganun. Lumapit siya. May aso yun na ano eh, na itim eh. Yun. Ay sabi niya pakilala siya, Kevin na pangalan niya. Tapos in the following days nag-usap-usap kami. Yung summer pa yon, anong summer pa? Last year pa. Tagal na. Pero tapos noon nung nag-usap nga tayo sa telepon, kilala mo pala si Pinoy Maneo, sabi mo sa akin. Yun nga, sinabi ko nga sa'yo, na-meet ko na yun sa personal. Yun, gusto naman. Hindi kami magkakatagpo eh. Maraming pagkakataon. Kaya nga, katulad nito, di ba? Hindi naman inaasahan ito. Kaya ako. I mean, kung sino man yun, di ba? Kaya may time ako. So, why not, di ba? Yung nakagandaan din kay Bay kasi siyempre, pag humiling ka sa kanya na idol, kita naman tayo, makikipagkita talaga si Bay. Oo, sige. Pasalamat ako. Problema dyan. Marami, pagpunta naman ako ng Winnipeg, di ba, sa inyo. Kasi nga, ito yan, napakaganda lang. Alam niyo, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, kasi baka yung subscriber nila kay, hindi pa nakasubscribe sa akin. So, subscribe na rin kayo. Pinoy Tracker Alberta. So, anong nangyari kasi? The time na nag-vlog tayo, ang Canada, nung hindi pa pala tayo nag-vlog, Canada at Amerika, ang laki. Diba? Oh. Ang laki bansa, di ba? The time na nag-vlog na kami, lumiit. Kasi, tingnan mo yung, I mean, ako personally, sa Toronto, sa Montreal, kilala ako. Kilala ka na, Sa Vancouver, sa ano, kahit saan, sa Amerika, kilala ako. Kilala ka na, Sa Texas, sa California, sa New York, New Jersey. Kilala ka na rin. Kilala ako. Kasi nakikita nila yung vlog mo talaga. Kaya nangyari. Parang sabi ko nga, lumiit yung ano. Yung espasyo. Ngayon, ang magandang bagay naman na nangyari is, yun nga, nagagay ko ba ng number mo sa about mo doon? Hindi.
lagyan mo ng number mo. Oo. Oh, oh, para, sige. Kasi doon sila nagre-reach out sa akin. Oo. Oh, tsaka lagyan mo na lang email address. Oo, oh, oh, sige. Para doon sila, doon nag-ano yung mga endorsement din sa akin. Oo, oh, oh, sige, sige. Oo. So, yun, nakakatuwa dahil sabi ko, ako kasi masyado akong ma-entertain sa tao eh. Oo, oh, yun ang kaganda kay Ben. Kikita mo, nandito nga siya ngayon sa ating munting ano. Ano nangyari? Ang pangit lang sa Canada dahil ang cellphone natin, pag may tumawag na mga scam, oh, oh. Walang lalabas na scam. Oh. At American na cellphone na number, pag may tumawag dyan, sasabihin na right away, scam yan ang caller na yan. Oo, oh, ganun. Oo. Oh. Ay, nangyari pala doon. Kaya yun yun, ito, ito. Amen, papakita ko sa'yo. Oo, oh, sige, sige. Yun yung kagandaan sa cell linya sa Amerika. Mm-hmm. Dahil, pagtingin mo pa lang, hindi mo nasasagutin. Oh. Dito sa Canada, mapapasagot ka kasi nga number ang lumabas. Oo, number ang lumabas eh. Alam mo, kilala mo eh. Oo. Yun yung advantage nyo. Kaya, ang nangyari, yung iba nagbe-message na lang sa akin doon sa FB page natin. Oo. Oh, nagbe-message doon. Tapos, ako kasi, ginagawa ko, minsan nakakatamad kasi mag-type. Oo, oh, minsan. Diba? Oo. Oh. Kaya yung ginagawa ko, tawag pag alam ko naman, interested naman yung tao na to. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sabi ko, sige, i-add mo ako sa Facebook. Oh. Tapos from there, ayan ako na siya. Oh. Chinachat ko na. Sabi mo na. Diba? Na kasi, I mean, bawat tao kasi mayroong mga question. Oo, oh, may mga diba? Katanungan. So, hindi ka naman nila i-reach out na aksidente lang. Oo. Oh, oh, talaga sinadya ka. Sinadya ka talaga. Oh. Diba? May mga tinamay mga talong talaga. Oo, oh, so ang mangyari sa akin, ano pa nangyari sa patangarap ngayon? Eh, kanina pa yun, diba? Taga, antay yata ng, alam, mayroon yatang punuan yata doon, no? Sa kaliwa. Baka hinantay niya mag-green yung pula. Stop right. So, ano nangyari? Ano ba yun? Asan na ba tayo? Yung nag-reach out sa'yo. Oo, nag-reach out, diba? So, talagang inisa-isa ko silang kausapin. Although, sinabi ko naman, kung ano yung experience ko, kung alam ko, yun yung sinasabi ko. Oo, oh, based from our experience, mayroon naman dagdagan. Oo. Masabihin na lang ito, ito, wala to, kwentong ano to, kwentong barbero to, sabihin nila sa atin, wala, hindi maganda yun. Sa akin yan, sa totoo lang, hindi sa pagmamayabang, maraming nagre-reach out sa akin, mga, ano, yung isa, alam mo, Ilocano ba yun siya, no? Yung taga San Diego? Hmm. Ano yun? Dating, ano siya, US Navy? Oo. Veterans? Hmm. At din nag-sheriff ng 15 years? Oo. So may rango rin yata yun doon? Oo. Mataas din yung ano niya? Oo. O, biri mo, hindi sa pagmamayabang, idulo niya rin ako, di ba? Oo. Pero, sa totoo lang, ang taas na niya. Ay, oo. Ang taas na ng posisyon niya, ang taas na ng pagkatao niya, di ba? Oo. Pero, iniinano niya ako kasi nga. Eh, paano? Oo. Tapos, marami pang medyo may mga kaya sa Amerika, sa Chicago, na nagre-reach out din sa akin. Oo. At natutuwa sila at, sabi na, pagpatuloy mo na yung mga ganyan. Oo. Oh. At alam nyo, yung mga tao na yon, kung ikaw ordinaryo ka lang, hindi ka masyadong hindi kayo papansinin nun. Oo, oh, tama ka dun ba yun? Oo, oh, pero dito nangyari, sila yung nakipag-reach out sa akin. Oo. Oh. At nakakatuwa pa, mayroon akong tatlong subscriber na willing tumulong sa akin na kasi gusto kong tumulong sa Pilipinas. Mm. Sa mga nailangan. Halimbawa, kung may magpapa-opera. Oo. Oh. Ako, gusto ko rin tumulong. Pag may extra ako, walang problema dyan. Oo, oo, oo. Ngayon, meron ng tatlo na nag-ano sa akin, nangako sa akin. Isang taga UK, isang taga California, isang taga rito sa ano, sa Canada. Canada, oo. So, sasabihan ko lang sila pag may kailangan. Oo. So, kung sino mo kayo at nanood kayo kailan kayo, maraming salamat sa inyo. At, yun yung kagandahan dahil, yung, babalik lang tayo ng konti sa owner-operator kasi nga pa ni driver. Malaking kinikita ng owner-operator. Pero ito na masasabi ko. Alam natin sa sarili natin na kahit piso pagdating sa huling oras natin dito, kahit piso wala ka madadala. Ay, oo. Diba? Ay, importante, gawin natin, you know, we need to live our life worth it habang buhay tayo. Oo. At the same time, mag-isip tayo kung paano tayo makatulong sa kapwa natin. Oo, tama yun ba? Diba? Alam niyo bakit ko ginagawa yung personally? Mm. Para sa reputasyon ng mga anak ko. Oo, tama doon. Pag nawala ako, maganda yung feedback na naririnig nila. Oo, oo. Diba? Kasi hindi ba masakit sa anak natin yun? Pag narinig na, yun. Buti nga, naano yung anak tatay mo, walang kwenta eh. Oo, eh. Kasi naman yung sabihin nila, oy, tatay mo, kilala ko, okay yung tatay mo. Oo. Hindi kita tano.
sumalangit na nga yung kaluluwa natin eh. Oh, maganda yung napag-iwanan sa anak mo. Hindi man sila naging mayaman, pero isipin nyo, yung reputasyon na iniwan mo sa mga anak mo, sa asawa mo. Kasi nga, although alam namin na risky yung trabaho namin. Basta truck driver, medyo nandyan na yan eh. Kasi nga, sabi ko nga lagi, ito, sabi ko rin lagi, kahit gaano ka pa katagal naging truck driver, kahit gaano ka pa kagaling, isipin mo, yung kaharapan mo, first day on the road. Tama yun. Pag siya tumali sa'yo. Wala yung 40, 50 years experience mo. Tama yun. Diba? Talagang kapag ka dumaan sa'yo yung aksidente talaga. Kaya nga ako, I mean personally, bay, alakay. Kumbaga, tinanggap ko na yung mga bagay-bagay sa mundo. Although may mga goal ako sa buhay. Pero sabi ko nga, eto, isipin nyo guys, maraming tao dyan na napakasipag. Hindi sila yung mayaman. Yung isang patamad-tamad lang, natutulog lang lagi. Tumaya ng loto isang araw, nanalo milyonaryo. Siya patong mo na. Yun ang milyonaryo in this month. Diba? So, hindi natin masabi ang takbo ng buhay. Kaya, we should never ever judge to anyone. Diba? Dahil hindi natin alam na yung minumura mo ngayon, isang araw, makabalik na rin ka. Makita mo, nasa tugatog na. Ngayon, diba? Ikaw ang lalapit sa kanya. Baka naman pwedeng papasukin mo naman ako sa kumpanya mo, di ba? Tapos sumura-murahin mo nung araw. Kung ibalik niya sa'yo yun, hindi mas masakit. Kung ang mas masakit nung tanggapin ka pa rin, sarili mo na mismo ang iisipin mo, nagawa kong murahin yung tao. Ngayon, diba? Nandito, di ba? Yung guys, ang naging topic namin ngayon is on the operator. Kasi yung time, yung mga aral na sana may mapupulutan kayo. Yan ang kagandahan ba, at least kahit papano. Yung isinare mo sa kanila kung ano talaga yung owner operator. Ganon din ako, kasi yan talaga yung gusto kong malaman, which is featuring nga si Bay Gilbert dito ng Pinoy Trucker Alberta. Siya yung talagang feature dito sa ating vlog ngayon, itong pag-uusap natin. At maraming salamat sa iyo, Bay. Walang problema, Bay. At napagpaunlakan mo kami. Walang problema dyan. Although, inisip ko nga, medyo ako, nahiya nga ako na ito eh. Kasi kanina madaling araw pa yun, nag-message ka sa akin, di ba? Kasi nga, itong kwento noon, nandun ako sa Gold Lake. Negative. Maple Creek. Maple Creek, negative 45 yun. 45, ay grabe katindi ang lamig niya. Hindi ako makatulog kasi ang laki ng paano niya. Nag-search ako, nakita ko si Boy papunta yata ng kasi nag-post ka, pundawi kayo ng Mos Joe. Andito ako sa ganito, nung tumawag ka sa akin, papigit-pigit na ako ng gano'n, hindi ko nalang sinagot. Tapos kinamagahan, nag-usap tayo. Sabi ko nga, loko to, inis na ba ko kaka-message na lang, ilang minuto lang, tinawagan ko agad. Ngayon, nung dumaan naman ako, siguro nandun ka malapit sa may madilim. Kaya sinilip ko nung dumaan ako kanina. Saan? Araw. Doon? Sabi ko, nasa kaya yun? Baka hindi mo pa alam yung ng truck na ginagamit ko, puti na. Nakita mo, alam mo, pinaus mo to eh. Nakita mo na, puti na. Andun ako sa may ano. May mga naka-linya-linya kasi dun eh. Andun kasi yung mga ano, yung mga LCB din. May mga ano, baka hindi mo pa nakita. So kaya dito? Kaya, ayun. Ayun, JT, salamat. Marami pa naman tayo. Ito, paano nga eh, nadalaw mo ulit ako rito? Guys, mag-ingat lang kayo palagi dyan at lalo na sa panahon ngayon, di ba? Nung kakalimutan mag-subscribe kay Lakay. Ganun yung mga subscriber ko, mapunta ka sa kanya. Subscribe na rin kayo at of course, tap na yung notification bell for more upcoming videos. Tama. Kasi yung iba naman, nag-subscribe, hindi naman naka-notify. Kaya nangyari, hindi sila nakakasunod. Hindi nakakasunod. Kaya lang sa akin, ang nangyari, 41,000 subscriber. Minsan, ang nangyari kasi sa observation ko, sa isang araw ko na in-upload, minsan mga 3,000, 5,000 na. Pero later on, lumalaki. Umahapa, sa ibang araw. Kaya nga nangyari, sa tingin ko nga, hindi nga nag-notify. Hindi sila naka-notify, Kasi nga, tingnan ko yung iba, lumalaki na lumalaki. Yung iba naman, maliit. Pero anyway, sabi ko nga, hindi kami nagloloko. Kumbaga, totoo yung ginagawa naman. Sana naman, kung mayroon mga basher, mga haters dyan, respeto na lang. Kumbaga, hindi kami professional as in, ha? Mayroon din kami mga pagkakamali dyan. Diba? Pero, yung sa akin lang, sana maging
yung kung gusto mong respetuhin rin namin kayo, respetuhin rin niyo kami. Mm. Diba? Okay. Dahil ganito lang yan, sa amin, nagsishare lang tayo. Nagsishare lang kami na kung ano yung nakikita namin, kung ano yung ginagawa namin. Oh, yung mga, based from our experience lang yung sinishare natin. Oo. Kaya wala naman kaming personal na ano sa inyo dyan. Oo. Kung sino man kayo. Hindi ba kami na may personal. Kung sa amin, nagsishare lang kami dyan. Diba? Kaya ang the best lang dito kasi sa social media is kung meron mo kayong magtanong kayo at sagutin lang at ganun lang naman dito eh. No. Mga sharing lang, di ba? Mm. Hindi ito punahan ng punahan dahil no. Kung halimbawa ang pupunahin mo and then, ang dating kasi yung iba personal experience. Mm. Yung pagpupuno ng iba talagang dinidikdik ka na mali ka. No. I mean, huwag naman gano'n dahil hindi pa napapanood ka mo yung video, binigyan na agad ng conclusion. Oh. Ang layo naman pala doon sa ano. Tapos, nung pinanood niya, papapahiya pa siya doon sa iniwan niyang comment kasi hindi naman karapat dapat. So, ang advice lang doon, bago kayo magbitaw ng comment or conclusion niyo sa isang bagay, panuuri niyo muna yung scenario. Oh. Kung karapat dapat mo ba talagang iwanan ng bad feedback ito or good feedback. Oh. Pag napanood niyo at hindi pa rin sapat, wala na kami magagawa. Ang masakla pa dyan, mga kapwa Pilipino. Diba? Yes. Meron ba talagang hitter sa iyo, boss? Marami. Iba talagang celebrity. Yes. Oh, marami dyan. Mm. So, anyway, ganun lang talaga. Well, good vibes lang mga kaibigan. Oo, ha? Salamat sa panonood. Babayin natin yung truck mo? Pick up mo? Ikaw. Gusto mo makita, tara mga kaibigan. Tignan natin yung ating, ano?